Today's DIY kalikot, guys, ang papalitan natin is yung one set ng kadena natin, ano? Engine sprocket, driven sprocket, at saka yung set of chain natin. Bali, ang stock na set of chain and sprocket ni CRF150L is 15T and 4090. Tapos 428 yung size ng chain natin as well as the sprockets, no? So yung papalit natin, nalakayan na natin siya, no? Bali 520 na yung size ng sprocket at saka chain natin. Okay, so unahin natin tanggalin itong axle, ano? Tanggalin natin itong nut dito. Tapos tanggalin na natin itong axle para matanggal natin itong gulong. Okay, so medyo may kalawang na itong ano, itong nasa loob. Ang tagal siguro hindi napalitan. Pati yung bearing umaalog na. So papalitan na natin yung bearing mismo. Bago natin palitan yung sprocket, guys, which is yun talaga yung purpose ng DIY natin ngayon, napansin ko lang itong bearing, gumagalaw na siya. Ayan, so may clearance na. Sabihin, kailangan napalitan tong bearing na to. So actually tinanggal ko na siya kanina. So yan yung bearing na yan. So ang size ng bearing natin is 6203 Koyo. Yan yung gagamitin natin, 6203. Nga pala, baka ma-misplace nyo to, ha. Ito yung parang guide nung rear axle natin. So yan muna, yan muna papasok natin. Tapos yung rear axle natin papasok dyan. Nalagay natin tong bearing. So i-repack muna natin ng ano yan, ng grasa. So okay pa tong bearing natin dito sa side ng sprocket, no? Ang size ng bearing is 6303. Okay? By the way, papalitan nyo lang naman ito. Pag nararamdaman nyo naman siya, aalog siya. Para siyang minsan may tumutunog, minsan nagwiwigil. So yung guide ng axle natin, huwag nyo makakalimutan nilagay. Tsaka natin nalagay yung bearing. Na natin sa nasa siya. So ayan na siya, guys. Nailagay na natin yung bearing. So ito yung rubber seal natin, guys. Magkaibang size yan. Kaya hindi kayo malilito. Yung bearing rubber seal natin dito sa hub. Tapos ito yung spacer, yung malaki dito sa sprocket side. Tapos ito naman maliit na seal dito siya. Side ng rotor disc, setting spacer din sa kabila. Okay, so palitan na natin ng sprocket, guys, na yung wrench, na allen wrench na gagamitin natin dito, 5mm, para matanggal natin yung bolt ng sprocket. So gamitan nyo siya ng box wrench na 14mm. Kontra, guys. Okay, guys, so ito na yung sprocket natin. Grabe, sinagad yung ano, yung paggamit.
Bali 4090 itong Stockner rear sprocket. Ayan yung sprocket natin na one set. Size 520L yung length ng chain natin, 13T and 51T. Perfect power yung brand na ilalagay natin. So lightened na yung sprocket natin. Check natin kung ano yung itsura ng ano, design ng pagka-lighten niya. Ganyan yata merong star. So tanggalin na natin to. By the way guys, yung presyo nito sa retail price is 2,900 pesos. May stock tayo na ganito dun sa mga gustong umorder, na check nyo na lang sa Facebook page ng Angry Bikes, message na lang po kayo dun. So 13T and 51T, pang trail to ah, na set. So eto lang yung mga stock na meron tayo. Okay, so check natin kung ano yung laman nitong. Perfect power na sprocket, no? Set. Okay. Ito yung 51T na 520 sprocket chain set. Meron siyang 13T na sprocket engine. Meron ding lock. Tsaka merong free na keychain. Siyempre yung bolt nandito. Tapos yung chain natin na mataba guys. So unahin natin ikabit itong driven sprocket. Okay na guys, so naikabit na natin yung 51T. Sadyang malaki yung diameter nito, no? Or yung circumference nitong ano na to. Sprocket sa 428 compare sa 51T. I mean sa 520. O talagang mas malaki siya. Okay? So kapit na natin. Okay, so naikabit na natin itong sprocket na panglikod. So tinanggal natin itong chain slider niya or chain guide na. Tsaka itong nandito sa taas, chain cover. Tatama kasi dito sa sprocket na malaki. So ngayon papalitan na natin ng engine sprocket. So yun yung engine sprocket niya. So 15T yung nakakabit dito sa kanya. So palitan natin ng 520 na sprocket, 13T. So yung kit niya guys, may kasama ng lock. Tsaka itong bolt, may kasamang bolt. Okay, so ikabit na natin itong 520 na chain, 120L yung haba nitong kadena na to. Palagay ko ano to eh, saktuhan. Mahaba, 120, puputol pa rin tayo sa 1351 na sprocket. Okay, so mababawasan ng mga 6 o 5 links yung ano, yung kadena natin. Ano, ah.
yung play natin 1 inch. Okay, so yun yung chain natin. Subukan natin ngayon ikabit ito. Yung chain guard. Kung papasok pa rin. Kapon kasi tumatama siya. Sarap ka na eh. Ayan, tumatama. Okay, tanggalin mo yan. Haligyan na lang natin ng ano, ng lat bar para nakaangat siya. Ayan. So dito, haligyan natin ng lat bar. Ito. Itong chain roller niya. Oh, slider kasi wala naman siyang roller eh. Bali, ang diskarte natin dito. Matamaan siya kasi. Malalim eh. Ayan, nasa sayad. So, lalagyan natin siya ng ganito din. Iwisin natin yan. Saka na natin ikabit yan. Tatamaan na siya sa 51T. So, kailangan din siya lagyan ng mga adjuster dito. Ito kailangan to para hindi matanggal yung adena. So gagawin natin ng sariling video yan kung paano natin gagawin. Okay, so naikabit na natin yung chain ngayon. At saka mga sprocket. So habit na lang natin yung cover ng sprocket dito. Ito, ikabit na lang natin sa sunod. Gawin ko ng sariling video yan. Okay guys, so itong engine sprocket cover natin, tatama na siya, no? Sa 520 na kadena at saka sprocket. So, ibig sabihin, hindi na natin may lalagay itong sprocket engine cover natin. So, gagawa na lang tayo ng aftermarket na, hanap na lang tayo ng aftermarket na pwedeng ilagay dito. Meron tayong mga sprocket cover. Engine sprocket cover na makikita dyan. So yan na yung replacement natin ng engine sprocket cover. Ito yung stock natin. Dahil nga tatama yung metal na yan dun sa sprocket at saka sa kadena, nireplace na lang natin siya. O yun, so nalagyan ko na ng bracket dito guys, no? Yun yung bracket niya. So dalawa na yung tornillo na nakapasok. Lagyan ko na lang ng bracket. Tapos yun yung dito sa loob niya. Yan, so meron na tayong engine sprocket cover. Okay, so naikabit na natin yung one set of chain natin, chain and sprocket. So yan guys yung DIY kalikot natin ng Honda CRF150L. DIY kalikot ng chain and sprocket replacement. Okay?